Morning! Nandito ako ngayon sa Kubo. Maaga pa, so ang gagawin ko ay magkakape muna ako mga guys. So ito yung kape ko. Ito ay giniling na mais. So masarap ito. Healthy na kape ito mga guys. Ang mais na giniling. Hindi ako nagkakape yung mga ibang kape kasi masama yung hindi pwede sa akin dahil may sakit ako. So, ito ngayon ang kape ko mga guys. Noong unang panahon, ang kape is yung sara-sara, na sinabi nilang sara-sara, yung bigas, gisanlag, and then ipagiling. So yun ang kape. Mabango. Pwede rin itong mais. So meron nagbigay sa akin, sabi niya, masarap daw ito, at saka mabango talaga. Walang preservatives. Simple lang. Lagyan lang ng brown sugar, depende sa inyo kung ano ang gagamitin yung sugar. So sa akin, brown sugar yung ginagamit ko. So, mabango siya, mga guys. Alam ko kilala ito ng karamihan, lalong-lalo na yung nakatira sa probinsya na uri ng kape. Giniling na mais. Kung may mga sakit, pwede itong gamitin lalo na sa may high blood, sa may diabetes. So pwede ito kasi healthy ito. Mais, giniling na mais. So ngayon guys, nandito ako sa Kubo. Alam natin kung dito ka sa Kubo, fresh na fresh yung hangin kasi open air. Hindi kagaya na nandun ka sa loob ng bahay na nag-i-aircon ka, gumagamit ka ng electric fan. Pero dito, pag dito ka sa loob ng Kubo, ay naku mga guys, fresh na fresh talaga. Libreng aircon pa. Mababa lang yung babayaran mo sa kuryente kasi libre na yung hangin. Mas maganda kasi na makakalanghap din tayo ng fresh na hangin. Kagaya natin sa mga ganitong pang-edad, dapat rin yung fresh air, hindi lang palagi na electric fan yung ginagamit, aircon, kasi mas maganda talaga yung fresh air. Ang Kubo kasi, alam natin na noong unang panahon, di ba mga guys, yung mga bahay natin kahit kami, ang bahay namin noon is made of kugon. Yung kugon, ito yung kinukuha doon sa bukid. So si tatay namin is pag gumawa kami ng bahay, pag magpatayo siya ng bahay, hindi kami gumagamit ng kung ano pang pang-atip kundi kugon. Lahat doon sa bukid niya kinukuha. At karamihan ng mga tao noon ay ang bahay ay made of kawayan, made of yung mga kahoy, made sa niyog. So yon. So
Pero itong kubo namin ay bamboo, made of bamboo. Kami kasi mas maganda kasi kung dito ko sa kubo. Iwan ko lang sa iba kung mas prefer nila magstay sa kubo. 'Di ba nakita natin doon sa mga sa resort, yung kanilang cottage is made of nipahat, made of bamboo o iba't ibang uri ng kahoy. At saka pag ito ang titirhan mo, made of bamboo, nipahat or kugon o ano pa dyan, rattan, makakasave ka ng gastos, lalong lalo na kung ikaw yung kukuha sa bundok. Pero ngayon kasi wala nang mga kugon sa bundok kasi kalbo na, iba na yung nakatanim doon, mga kahoy na. Pero hindi kagaya noon nga pupunta sa bundok, doon kukuha ng iatip sa bahay. Makasave ka. Ang karamihan na kasi ngayon is made of stone, hollow blocks, at saka iba na yung mga iba ng mga ang mga bahay ngayon is marami ng kung ano-ano pa ang mga materials. Mayroon ng bahay nila is hollow block, tapos yung iba nga is yung atip niya is trusses na, yero na. Pero meron talaga, lalong lalo na sa may mga sa mga matatanda, gusto nila magstay sila sa kubo. Yun nga na mas masarap magstay sa kubo. So nakadepende kasi yan sa isang tao kung ano yung gusto niyang tirhan. So kagaya namin, so dito kami sa kubo nag-i-stay dahil nga sa fresh air. Baka hindi kayang magpatayo ng bahay kaya sa kubo, oh no problema yan. Kasi ang kubo is traditional na bahay. Magkapit tayo mga guys. Kasi ang kubo kuminsan ito o made of kugon. Lahat ay made of kawayan. So ito mga guys, oh. O dito na rin sa loob yung kusina. Dito lagayan ng mga utensils. O doon banda, dito banda, ay. So ito yung kubo, made of kawayan. So yan. Ito yung ito yung pintuan. Yan. Masarap tumira sa kubo. So dito na rin nakalagay yung mga utensils, yung mga gamit sa kusina. O nakasabit pa nga yung kwa, no? Toothpaste at saka kape, oh. Yan, ganito ang buhay dito sa mga loob ng kubo. So depende na sa inyo mga guys kung gusto nyong extensionan kung mayroon kayong kubo. Kagaya dito sa amin, nag-extension kami ng kusina. Yan. So ito na rin yung maliit niya na
kwarto, pero hindi kami dito sa kwarto. Dito lang kami kumakain sa kubo. Yan, kasi malamig dito sa kubo, mga guys. Kagaya ng awit na Bahay Kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Singko, yan lang. Yan ang awit ng Bahay Kubo. Masarap talaga tumira sa Bahay Kubo. Ang kubo nung unang panahon, yan talaga ang tinitirahan ng mga tao. So ngayon, meron din makikita mong mga bahay na kubo sa probinsya. Pero kung dito sa mga kubo, dahil ang mga nakatayo dito sa city is, ang nakatayo sa city is, lahat-lahat is concrete na ng mga building. Kasi kung minsan, ang kubo, hindi na pwedeng ilagay sa city kasi delikado na yan, lalong-lalo na kung atip niya is kugon, nipa o dahon ng niyog. Dahil madali liyang masunog. Pero kung dito ka sa bukid o sa probinsya, marami pang makikita na mga kubo. Dahil ang mga bahay sa probinsya o sa bukid ay hindi pa siya dikit-dikit. Sa kalaunan kasi, ang lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, lalo na kung may mga pera na sila, ang una nilang pinupundar is yung bahay, yung magagarang bahay. So yan na ang kanilang gusto, hindi kagaya noon na pag may kubo ka, okay na sa isang pamilya. Pero ngayon, lalong-lalo na sa may maraming pera, talagang bonggang-bongga ang kanilang mga bahay. Kompleto na, may living, basta kompleto na lahat-lahat. Iba na ngayon ang millennial na life kasi iba na rin, high-tech na rin, pati ang mga gamit, pati na nga ang mga, ano tawag dito, yung bahay nga na made of mamahalin, and then yung wala nang sahig, kundi details na ang mga bahay ngayon, kahit nga CR, naka-tiles na ngayong panahon. Kasi umiiba rin, hindi kagaya noon, na mayroon ka lang kubo, okay na. Pero ngayon, pag magkapera na ang mga tao o mga kabataan na may mga pera na, so yan talaga ang pinapa tayo. Di glass pa yan, mga guys. Wala mang problema, basta kaya lang magpatayo ng ganyang uri ng bahay. So nasi-share ko lang na ang kubo kasi is, ganang kubo, fresh air yung nalalanghap ng isang tao. So nakadepende na yan kasi kung ano yung type mong bahay na gusto. Pwede sa mga made of bamboo, ganyan. Pero yung kubo kasi kung minsan sa malalaking bahay, sa mga mansyon, so ginagawa na lang nilang pahingahan sa labas ng kanilang bahay. Yan, ang kubo nila is nasa sa gilid. So, kung mainit, dyan sila nagpapahinga sa kubo. Sabi ko na nga, na ang kubo ay masarap magstay dyan kasi yung fresh air. So, yan mga kamams, ang masishare ko lang kung magstay ka sa kubo, makakalanghap ka ng fresh air. Then, ma-remember mo yung kabataan mo, yung life mo noon, na balik-balikan mo na nasa bukid ka, no, nasa probinsya ka. So yan ang nagpapa-remind sa isip mo kung nandyan ka sa loob ng kubo. Kasi masarap tumira sa kubo. So hanggang dito na lang ito. Please like and share and subscribe! Thank you for watching!